Man po ang nananawagan sa PNP na payagan na po tumanggap si Senator Laila De Lima ng bisita sa Camp Crame. At ang sabi po nung kampo din niya, it is a continued violation of her constitutional rights. Should the PNP change its policy in allowing visitors for the senator? We leave that to the PNP to answer. If tingin ni Laila, ni Senator Laila De Lima meron nalalabag na karapatan, pwede naman po siya pumunta sa hukuman. Naging kalihim po siya ng Secretary of Justice. Okay, palas na lang po for me, Secretary, marami po nagtatanong, ano po yung magiging or aasahan nating changes sa dadating na SONA ni Pangulong Duterte? Will he do it via teleconferencing or pwede pa rin man po yung traditional SONA rights? That's being discussed. I think kung meron tayong blended learning, we will also have a blended SONA. Now, Rocky? Good afternoon, Secretary. From a question from Reyna Tolentino of Manila Times, how ready is the country to accommodate OFWs who will return to the Philippines this month? And how many OFWs are we expecting to arrive this June? And are there enough quarantine facilities for them in Metro Manila and in the provinces? Well, nagawa naman po ni Secretary Bello at ni Yusek Kakdak at saka ng ating ng National NTF COVID-19 na mapauwi ang mahigit kumulang 24,000 sa panahon na isang linggo. Dahil napakita naman po nila na kakayanin yan, tingin namin po sapat ang ating kakayahan na mapauwi yung mas marami pang darating na ating mga kababayan. No? Unang-una po, bubuksan na po natin ang iba't ibang airport, hindi lang po ang NEA para tanggapin ang mga bumabalik na OFWs. At pangalawa, meron na pong mga PCR testing facilities na malapit po mismo dito sa mga airport sa Clark, Cebu, Davao, kung saan po pwede nang doon magpaswab ang ating mga kababayan at doon na magpa-quarantine. Nagkaroon nga din po ng pagbabago pagdating sa guidelines. Yung mga employment agencies po ng ating mga OFWs, po pwede na silang pumili ng sarili nilang mga laboratories para mas mabilis po ang processing at paglabas ng mga resulta. Bukas po, nasa Clark po tayo para po welcome yung ilang mga lalabas na ng mga OFWs na subject po to testing at i-welcome din yung mga bagong dating. Yung second question niya, will President Duterte call for a special session so that Congress can pass a Bayanihan 2 bill? If not, why? Well, I'm sure po pinag-aaralan na po yung opsyon na yan dahil hindi nga po umabot yung stimulus package at saka yung extension ng Bayanihan 2. However, dahil ang tingin po namin hanggang 25 pa po ang expiration date ng Bayanihan Law, wala pong urgency as far as the first 25 days is concerned. But I'm sure the Office of the Executive Secretary is studying this matter already. Pero ang importante po, magkaroon ng isang stimulus bill na suportado ng parehong houses of Congress po. Yan po ang inaayos ngayon. Maricel Halili, TV5. Hi sir, magandang hapon po. Sir, speaking of Bayanihan Bill, meron po kasing ibang interpretation like that of Senator Drilon na sinasabi niya na upon adjournment of the session, tapos na rin po yung implementation ng emergency powers ng Pangulong Duterte. Although I understand you mentioned na hanggang June 25 pa, but how will it affect po the implementation or the usage of emergency power kung magkakaiba po yung interpretation ng ibang legislators and ng Balacanang? Well, kami naman po, we're applying yung basic constitutional and statutory construction maxim na we have to harmonize the interpretation of the Constitution with existing laws. Kung wala po sigurong expiration date na nakalagay sa batas, then the constitutional provision that special power shall cease upon recess of Congress will apply. Pero since Congress knows what it is doing, when they legislated the Bayanihan Act, they said it will expire within 3 months after effectivity of the law, then we will respect the intent of Congress. Alam naman po siguro ng Kongreso yung constitutional provision na binabanggit ni Senator Drilon. So wala pong epekto po ito as far as the exercise of special powers is concerned. Ang alam ko po, lahat ng special powers na kinakailangan na exercise na, pero ang ina-assure ko lang po, yung mga benepisyo na hindi pa natatanggap ng ating mga bayan, kababayan na nakasa paloob sa Bayanihan Act will be given to them po. Wala pong epekto itong diskusyon kung kailan ang expiration ng law pagdating dun sa second tranche ng ayuda at iba pang mga ayuda na dapat maibigay. Sir, on another issue, yun pong sa Facebook ngayon, madami pong kumakalat na mga
fake accounts, and some legislators like Representative Serratis claiming na baka nagagamit yung mga fake na Facebook accounts para masangkot yung ilang mga activists, yung mga critics of the government, and maging basis to jail them. This is following the government's effort to pass the anti-terrorism bill. What can you say about this, sir? Well, if Congressman Zarate has the evidence, file the corresponding charge. Pero sa panahon po ng pandemya, sana iwasan niyo yung mga ganitong conclusions na wala namang ebidensya. But of course, no, the courts and the fiscal's office are open. Kung talagang ganyan ang tingin niyang nangyayari, magsampa po siya. Pero for now, sapat po na ating Privacy Commission is investigating the matter. And I think the NBI is also investigating this matter dahil yung pagbubuo po ng mga fake accounts, ayan po ay specially prohibited and penalized by the Cyber Crimes Act. Sir, last na lang po. May we know kung kailan po babalik ng Metro Manila si President Duterte, and when will be his meeting with the IATF to discuss the community quarantine? Ano po yung ibang mga naging activities niya in Davao aside from the IATF meeting last Thursday? Well, we just parted ways last Thursday po. No? I'll have to check his schedule. But whether be it in Manila or in Davao, he continues to discharge his function, including meeting with the select members of the IATF as usual. As soon as possible po na sa Davao uli yung meeting this week? There's a possibility po. Thank Rocky, you, sir. Thank you. Use a Rocky. Yung tanong ni Chris Jose, na tanong na po ni Maricel Halili about Facebook account. Itong tanong na lang po ni Rose Novenario of Hataw. Question for Secretary Briones. Itinalaga po, tinalaga ni Region 3 OIC Nicolas Capulong ang kanyang sarili bilang SDO Bulacan OIC. Normal po ba na italaga ng isang DepEd official ang kanyang sarili sa ibang posisyon? Secretary Briones. Secretary Briones, yung opo, ang tanong walang audio si Sec Briones. Yeah, there you Salamat go. sa tanong, kasi aming titingnan ito. Right now I will immediately contact our regional director kung may basihan itong observasyon na ito, kasi usually mabilis ang media na magsasabi sa amin kung mayroong mga problema or mga issues na hindi na tutugunan o hindi na resolve. Kaya I will verify immediately. Dahil sa atin kasi, decentralized ang sistema natin sa lahat na agencies ng government. So ang regional directors, yun ang pinaka frontline offices na sila ang nagre-represent ng central office o nagre-represent ng Secretary of Education. So amin yung titingnan ang husto, kasi di naman basta-basta mag-jump tayo to conclusions sa kung may report na ganyan. But i-verify natin at bigyan nating daan na masasabi ng mga nag-feedback sa atin ang kanilang observations. Kami will answer immediately pag mayroong ano. Thanks to communication, it's easier now to verify reports of the province. Maraming salamat sa tanong ninyo. Next question. Secretary Briones, ang second question po ni Rose Novenario ng Hataw, ito po. Magkano po ang inilaan na budget ng DepEd para sa broadcast-based mode of learning? At ano po ang assurance na ligtas ito sa korupsyon sa paglalagakan na state-run network? Tulad ng lahat ng mga ahensya ng government, mayroon tayong administrative system, mayroon tayong sistema for